ito ang susi, gratitude, para magkaroon kayo ng sandamakmak na blessings at swerte sa buhay nyo. Okay? Gratitude is pagpapasalamat, guys. Always kayong magpasalamat sa lahat ng blessings, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng swerte na dumadating sa buhay nyo, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki. Always say thank you, always appreciate lahat ng binibigay sa inyo ni universe. The more na ina-appreciate nyo siya at the more na nagpapasalamat kayo, the more na bibigyan kayo ni universe ng more evidences of some things to be grateful for. Okay? Syempre guys, sabayan ng pagkilos, ng kasipagan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hello guys, hello mga ka-pixie, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight mga ka-pixie is ang ating 2024 kapalaran, pick a card version mga ka-pixie. Okay, so for this episode magpipick a card muna tayo, tapos sa mga susunod na linggo or buwan, i-release natin yung 2024 kapalaran para sa bawat isang zodiac sign. Okay, so meron tayong tatlong set ng decks dito, meron tayong tatlong pixies mga ka-pixie. So ito yung pixie 1, pixie 2, pixie 3. Bago kayo pumili mga ka-pixie, huminga kayo ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano magiging kapalaran nyo sa 2024, tapos tsaka kayo pumili ng isang pixie or isang set ng deck mga ka-pixie. Tapos yung timestamp ilalagay natin sa description box nitong video at saka dun sa comment section na rin. Okay? So, ipapost ko yung video mga ka-pixie, tapos pumili kayo ng pixie or set na naisin nyo. Alright, so welcome back mga ka-pixie. Magsisimula tayo sa pagbasa nitong mga nakapili ng set number 1, deck number 1, or yung pixie number 1 mga ka-pixie. So ito yung deck at set na napili nyo. Pero bago natin ito basahin guys, tingnan muna natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong 2024. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga ka-pixie. The situation will improve if you believe. And recovery. Okay, so nakikita natin guys na napaka-positibo ng mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay na maaari nyong asahan ngayong 2024. So, unang-una, makaka-recover kayo no sa inyong kabuhayan, sa kahit anong aspeto ng inyong buhay mga ka-pixie. Pwedeng sa kabuhayan nyo, pwedeng sa trabaho nyo, pwedeng sa love life nyo, or pwedeng life in general. Ganun din kung kayo ay may mga dinadamdam sa katawan, pwedeng physical, mental, emotional, spiritual, maaaring makarecover din kayo. So pag sinabing makarecover guys, makabangon, okay? Kung kayo ay nagdanas ng mga paghihirap ng kalooban, mga paghihirap ng kabuhayan, mga paghihirap sa relasyon, or kung ano man yung inyong pinagdaanan dahil sa mga pagsubok na naranasan nyo ngayong 2023, or pwedeng kasama pa yan noong mga 2022 or noong mga past years pa ng buhay nyo, makakaramdam na kayo na makaka-recover na kayo sa mga sitwasyon nyo mga ka-pixie. And pagdating naman sa kalusugan guys, I always tell you na magpa-check up. Okay, wag na wag iti-take for granted yung kalusugan sa kahit anong aspeto. Okay, sumangguni sa mga manggagamot, sa mga doktor, sa mga professional, dahil sila yung mga makakapagbigay ng tamang diagnosis sa inyo and makakapagbigay ng karampatang lunas sa mga nararamdaman nyo. Okay? Kasabay ng inyong recovery guys, mag-i-improve yung inyong sitwasyon sa buong taon ng 2024. So guys, no, palagi ko ngang sinasabi sa inyo, everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago sa ating buhay guys, no. Hindi porket naghihirap tayo, hindi porket marami tayong problema, hindi porket palagi tayong umiiyak, is forever na tayong ganon.
it's changeable and malleable. Ibig sabihin, pwedeng-pwedeng yung baguhin or mabago yung sitwasyon nyo. Pero ang pagbabago ay magsisimula sa inyo, mga kapiksi, okay? Of course, sinasabihan natin yan ng dasal at pagkilos. Pero most importantly, dapat sinasabihan nyo rin yan ng positibong mental diet patungo sa magandang pagbabago, guys. Okay, so if in case naka-resonate kayo dito, ibig sabihin na may problema kayo, pwede nyong sabihin yung affirmation na every day in every way my life is getting better and better. Okay, again, every day in every way my life is getting better and better. I-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Kapag palagi nyo yan sinasabi on a daily basis, mararamdaman nyo na talagang unti-unting nag-i-improve, umaayos yung inyong pamumuhay, mga kapiksi, especially kung kayo ay naniniwala or sasabayan ng positibong paniniwala, positibong pananaw. Even if you don't believe, kasi sa simula, syempre kapag binago mo yung pattern of thoughts mo, hindi naman yan maniniwala kasi kukontrahin yan ng inyong conscious mind, okay? But if you say those statements over and over again, ibig sabihin pag paulit-ulit yung sinasabi na magiging okay din ako, everything is working out in my favor, every day in every way my life gets better and better, eventually tatanggapin din yan ng inyong subconscious mind. And kapag kayo ay nag-autopilot dyan sa mga belief system na yan, talagang makakita kayo ng improvement and recovery sa inyong pamumuhay, guys. Okay? So, dito pa lang sa unang tatlong message na nakuha natin para sa inyo, sobrang positive na. Kaya, i-declare nyo na yan, mga kapiksina, simula sa 2024, magiging maayos na talaga yung inyong pamumuhay and makarecover na kayo unti-unti sa inyong kabuhayan, guys. Okay? So, i-claim nyo na, guys. Mag-comment ups. Mag-comment kayo sa baba, mga kapiksi. Ang haba ng pakpak nung ating pixie one tinamaan. Okay? Dito natin siya ilagay sa gilid. Alright, so para sa mga nakapili ng set number 1, guys, comment down below if naka-resonate kayo dito sa unang tatlong messages. Ngayon naman, guys, titingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong 2024. Kahit anong zodiac sign, pwede mag-resonate. If mayroon akong specific na signs na makita, imi-mention ko din siya. Combination ng positive and negative energy, general reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung hindi kayo naka-resonate sa set number 1, pwede nyo panoorin yung set number 2 or set number 3, or pwede nyo rin panoorin lahat, no? And then kung ano yung mag-resonate sa inyo, take that message. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. Alright. So, nakikita natin, mga kapiksi, na ito'y combination nga, no, ng positive and negative energy, guys. For some of you, nakikita natin yung mga paghihirap ng inyong kalooban, guys, dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan nyo. Pero, lalo na kung meron kayong mga kagalit, may mga competition, yung iba sa inyo, I'm sensing you are feeling tired, parang napapagod kayo, mga kapiksi. But, the universe will give you an opportunity or a chance na makapagpahinga sa 2024 and mas magkakaroon ka ng maraming, parang mas ifo-focus mo yung attention mo para sa sarili mo, no? So parang ikaw yung main character ng story mo ngayong 2024. Your life will revolve around you. Uunahin mo or parang ipa-priority mo yung sarili mo, yung mga needs mo, yung mga wants mo. You will focus more on yourself. Yung energy mo, ifo-focus mo dun sa sarili mo. Nandun pa rin yung pagiging responsable mo sa buhay, sa mga obligasyon mo. But at the same time,
dahil gusto mo siya or dahil mas focus ka sa sarili mo. Hindi mo kinakalimutan yung mga obligasyon mo sa pamilya mo, ganyan, responsibilities, kung may mga anak ka, kung may asawa ka, or if breadwinner ka sa family mo, hindi mo siya isa-set aside, but you will try to bring balance to your life. Ibabalanse mo siya, yung pagbibigay sa pamilya mo at saka pagbibigay mo din sa sarili mo. Sometimes kasi kapag nagbibigay tayo sa pamilya natin, we work for them, nakalimutan natin yung sarili natin. But this time, i-include mo na yung sarili mo because you deserve it, okay? And may mga bagong contracts din na maaari kayong ma-experience, guys, especially kung ang inyong hinahabol ay makapag-abroad or makapaglayag, makapag-ibang bansa, ganyan, makapag-migrate, kung meron kayong mga nilalakad na documents or kung meron kayong mga pending na applications, mga kapiksi, maaaring dumating sa inyo yung mensahe, yung update, yung balita. Parang mava-validate yung mga application nyo, mga kapiksi, and may chance na makalipad kayo or maka-andar. But there's definitely some kind of movement, no? Makakaramdam tayo ng pag-usad, movement. So, you will not be in the same place as you were right now. Ibig sabihin, mag-iiba yung position mo next year. Makita ka ng movement, makita ka ng improvement, makita ka ng paglipat, makita ka ng paggalaw, makita ka ng progress, okay? So, yun yung mga nakikita nyo, nakikita natin. And yung sinasabi natin na recovery, guys, no? Yung kaninang sinabi natin na recovery, ito. Nakikita natin yan na, iba pala to. ito. Yan. So, itong recovery na energy na to, nakikita natin na yung mga bigat ng inyong mga dalahin, mga kapisis, unti-unti nang maiibsan, unti-unti nang matatapos, no? Magkakaroon siya ng parang buntot na lang. Buntot. Pag sinabing buntot, di ba pagka may bagyo, may buntot pa minsan, yung mata siya yung sentro, tama ba? Tapos yung buntot, parang may hagupit pa, okay? Pero kapag lampas na yung mga buntot na yun, guys, doon na magsisimula yung recovery nyo, mga kapiksi. There are times na nalulungkot kayo, pero may isip nyo kasi yung mga nangyari sa inyo ng nakaraan or probably nitong year na to, ganyan. Pero there's no point in crying over a spilled milk, mga kapiksi. Huwag yun ang balik-balikan because you are moving forward. Nakikita natin na parang you are taking charge. You are taking control of your destiny sa 2024. Hindi mo nahahayaan na malungkot ka, masaktan ka, mamroblema ka. Parang mas magiging carefree ka. Ngayong 2024, mararanasan mo rin yung mga good karma na offer sa iyo ni universe dahil sa mga good intentions na sinesend out mo, mga kapiksi. May chance na makapag-travel kayo. Sabi ko nga, di ba, it's either business travel or business opportunity or work travel, ganyan, dahil sa pagtatrabaho nyo. Or maaari kayong mag-travel for leisure, for fun, guys. Okay, so i-take note nyo yan. Mga kapiksi. Maaaring yung iba sa nyo, guys, I'm also sensing na pinag-iisipan nyo rin yung inyong workplace, kung lilipat kayo or hindi, pero parang meron kayong mga tinitimbang or pinag-iisipan pagdating sa inyong mga trabaho or sa inyong mga pinagkakakitaan. So, either magnegosyo kayo or magtrabaho kayo. Pero kumbaga parang tinitimbang nyo kung ano yung mas magandang opportunity para sa inyo, mga kapiksi. Alright? Now, nakikita natin na ayan, no, swerte, mga kapiksi, no? Unti-unting nagbabago yung daloy ng swerte sa inyong
pamumuhay, guys, and you will gain more. You will gain more. Ibig sabihin, you will gain more, mga kapiksi, parang, let's say, for example, meron ka yung sahod mo right now or yung kinikita mo ngayong 2023, parang mas mag-i-increase pa siya by 2024. Mas madadagdagan, mas mag-i-increase, okay? And, yung iba sa inyo, ayan o, bibigyan kayo ng chance ni universe para maging maswerte or maranasan nyo naman na maging maswerte, guys, okay? So, i-declare nyo na yan. Sabi ko naman sa inyo, guys, no, pagdating sa swerte, everything is a state of mind, guys, no? Kailangan nyo lang i-focus yung inyong mga attention dun sa mga bagay na desires nyo, mga minimithin nyo, para yun yung ma-pushed out sa inyong reality, mga kapiksi. So, kung feeling nyo, minamalas kayo ngayon, 2023, and ng mga past life nyo, you just have to revise the story and tell yourself na starting from now, hindi na ako mamalasin. Starting from now, swerte ako, swerte ako, swerte ako, swerte ako. Puro swerte lang ang mararanasan ko sa buhay ko. Swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Okay? Ganun. Baligtarin nyo lang, mga kapiksi. Hindi man siya instant na mangyari or hindi man kayo instant na makita ng evidence, pero unti-unti mapapansin mo na una, mapapansin mo na nawawala na yung mga kamalasan, no? Kasi hindi nyo na siya binibigyan ng energy, and then unti-unti makita kayo ng mga evidences na nagiging maswerte kayo sa buhay nyo, okay? So that's how manifestation works. Yung mga hindi nyo binubusan ng energy, nawawala sila sa inyong quantum bubble, and then naka-highlight yung panibagong story na pinofocus nyo. So, magiging maswerte kayo, guys, ngayong 2024. I-declare nyo na yan. That's yours because nasa nyo yung energy of luck and second chances, mga kapiksi. So, i-declare nyo na to. I-comment nyo sa baba. Mine, swerte. Mine, second chances. Mine, new opportunities. And sabi ko nga sa inyo, mas madadagdagan pa yung mga sahod nyo, yung mga kinikita nyo. Pagdating sa kaperahan, mas tumataas, nag-i-increase, okay? On a negative note, mga kapiksi, nandun pa rin yung pagiging overthinker nyo, and yung pagiging overthinker nyo ay nagre-resulta ng mga disappointments nyo sa buhay. So, yung pagiging overthinker, mga kapiksi, you have to eliminate that. Kung mag-overthink din lang kayo, mag-overthink kayo positively, huwag sa negative, okay? Kasi pag nag-overthink kayo negatively, syempre, ang ma-experience nyo sa inyong 3D is yung mga negative assumptions din na in-overthink nyo. Okay? So, that's yun yung reminder sa inyo or paalala sa inyo na huwag kayong ma-stress, huwag kayong mag-worry, alisin nyo yung mga disappointments, especially yung mga nangyari ngayon taon, magbabay na kayo, guys. Huwag nyo na yan dalhin sa 2024, mga nangyari sa inyo ngayon, last year, last year, whatever, move on na, it's over. Yung nangyari 5 minutes ago, 1 minute ago, 1 second ago, tapos na yun, hindi mo na yun mababalik, it's over. You're always facing the present situation. Yung future wala pa, no, but you can definitely influence your future by the state of mind you're focusing on right now sa present. So present lang talaga yung meron tayo, mga kapiksi. So yes, again, wag na kayo mag-overthink, mga kapiksi, para hindi na madagdagan or magkaroon ng mga disappointments sa inyong buhay. Meron tayong presence dito ng air signs, Aquarius, Gemini, Libra. Ayan, no, guys, blessings, diba? Grabe. So, swerte at blessings, mga pagpapala and second chances, guys, no? Yan yung mga strong energies na lumabas sa inyo, mga kapiksi, ngayong 2024, para sa yung mga paparating sa inyo para ngayong 2024. Guys, super nice, super ganda, no? I-declare nyo na to, i-mind nyo na to. Sa mga nakapili ng set number 1, kung gusto nyo talaga itong ma-experience, you have to focus your energy on blessings, on being lucky, good fortune, diba? And second chance. Every day is a second chance, mga kapiksi. Every day is a new chance na binibigay sa inyo ni universe para ayusin nyo yung inyong pamumuhay. So, dapat ayusin nyo din yung pattern of thoughts nyo para umayos yung inyong pamumuhay, guys. Huwag nyong sayangin, okay?
And maaaring yung iba sa inyo magkaroon kayo ng mga new opportunities in business din, guys. So kung meron kayong pinaplano na magtayo ng negosyo, at saka hindi lang business, guys, parang I'm sensing na something na gusto nyong gawin, parang creative side, parang mga sideline, side hustles na magbibring in sa inyo ng pera. So I'm sensing na, or blessings, ganyan. I'm sensing na meron kayong madidiscover or meron kayong pagbubuhusan ng attention ngayong 2024, something new, something na hindi nyo pa ginagawa, and it's going to bring a lot of blessings. And pag-iisipan nyo talaga tong mabuti, guys, no? Kumbaga pagbubuhusan nyo siya ng attention, ng panahon, dedication, effort, pag-aaralan nyo mabuti, pagpaplanuhan nyo mabuti, and kapag in-execute nyo to or itinuloy nyo, maaari siyang magdala ng sandamakmak na blessing, siksikliglig, at nag-uumapaw, guys, na pagpapala sa inyo ngayong 2024. So guys, nakikita natin na sobrang positive ng energy ng nakapili ng set number 1. So, i-declare nyo na, i-claim nyo na, i-mind nyo na lahat to sa comment section, mga kapiksi, no? Para talagang ma-embody, maramdaman nyo. And pwede nyo rin to, guys, panoorin ng paulit-ulit, no? Para ma-refresh sa inyo yung mga energies. Tapos, ibangga nyo siya dun sa magiging yearly reading natin para dun sa bawat zodiac sign, guys. Okay? So, very nice, super ganda. If in case hindi kayo dyan nakaresonate, no? Pwede nyo panoorin yung set number 2 or set number 3. Tingnan natin tong additional na mensahe sa inyo ng mga gabay nyo for 2024, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Super nice, super ganda talaga ng course na yan. And magbibigay ako ng mga freebies and promos, no, paminsan-minsan. So for updated promos, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. May mga subliminals din tayo, guys, libre lahat sa YouTube. Kung gusto nyo magpa-customize, mag-send lang kayo ng email. Alright. So guys, no, ito yung mga additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Gratitude, mga kapiksi, pagpapasalamat. Ito yung susi, guys, para maakit nyo itong mga blessings at swerte sa buhay nyo. Okay? Gratitude. Yan talaga yung susi, guys. Key, pampaandar, di ba? Susi. Sa mga nag-oorasyon. Sorry. If meron mga nag-oorasyon, alam ko kasi pagka nag-oorasyon, may mga susi yon na tinatawag pampagana ng mga orasyon, okay? I'm not saying na mag-orasyon kayo kasi hindi naman ako nag-oorasyon. But dito sa ating reading, mga kapiksi, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ang susi, gratitude, para magkaroon kayo ng sandamakmak na blessings at swerte sa buhay nyo, okay? Gratitude is pagpapasalamat, guys. Always kayong magpasalamat sa lahat ng blessings, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng swerte na dumadating sa buhay nyo, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki. Always say thank you, always appreciate lahat ng binibigay sa inyo ni universe. The more na ina-appreciate nyo siya at the more na nagpapasalamat kayo, the more na bibigyan kayo ni universe ng more evidences of some things to be grateful for. Okay? Syempre, guys, sabayan ng pagkilos, ng kasipagan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. It's a no-brainer, no? Given na yan. Dapat nagsisipag tayo sa buhay natin.
And of course guys, yung positibong mental diet, no? Sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo magbago yung buhay niyo, pwedeng-pwede, pero ang pagbabago ay manggagaling sa inyo, no? Kung kayo ay palaging nagrereklamo, kung kayo ay palaging nega, huwag niyong asahan na magbabago yung buhay niyo. Okay? Because you are simply vibrating in a very low frequency, no? Reklamo, problema, complaints, no? So huwag niyo talagang asahan na magbabago yung buhay niyo. Pero kung kayo ay mag-shift to gratitude, pagpapasalamat, appreciation, doon magsisimulang magbago yung buhay niyo, mga kapiksi. Okay? Just so you know. And tuloy-tuloy lang sa pagkilos guys, no? 2024 na, kung meron kayong mga hindi ma-accomplish ngayong 2023, pwede nyo pa rin silang ituloy sa 2024 guys. And kung hindi nyo na-achieve yung mga goals nyo, diba? Ang importante is yung nagkakaroon kayo ng progress, no? Progression, not perfection. As long as you give your best effort each and every day, mga kapiksi, hakbang lang ng hakbang, diba? Hakbang ng hakbang, one step at a time, and eventually, mararating nyo rin yung tutok ng tagumpay. Malalampasan nyo rin, guys, yung ang mga paghihirap nyo. Yun yung sinasabi natin. Ayan na naman, guys, no? Mensahe na naman about recovery ito. No, talagang strong message guys na makaka-recover kayo ngayong 2024. So i-declare nyo na itong positive energy na to, mga kapiksi. And huwag niyo kalimutan guys yung mga anak niyo, yung mga bata, no, sa buhay niyo, kasi minsan puro tayo-tayo na lang, puro jowa-jowa, nakalimutan na yung mga anak. Kawawa naman yung mga bata, no? Tayo yung magsisilbing magandang ehemplo sa kanila, guys. Okay? So, huwag nyong kalimutan yung mga anak nyo, mga bata sa paligid nyo, sa loob ng tahanan nyo, especially ages from 0 to 7 years old. It's very crucial. They're just downloading kung ano yung pinoprogram nyo sa kanila, mga kapiksi, wala pa yung muwang. Okay? So, make sure na nagtatanim kayo ng mga magagandang aral, magagandang asal, magagandang pananaw sa buhay nila para hindi sila maghirap pagdating ng panahon, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys, no? I-declare nyo na yan kung nakapili kayo ng set number 1. Comment down below kung anong set yung napili nyo. I-mind nyo na yung mga pinapamind ko. And kung hindi kayo naka-resonate dito, try nyo yung panoorin yung set number 2 or set number 3. Baka nandun yung energy nyo. And also mga kapiksi, kung bago ka lang dito sa ating channel, thank you so much. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. And thank you so much sa mga datihan na nating kapiksi. I love you all so much and happy 2024 sa inyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. Pupunta naman ako para sa mga nakapili ng set number 2. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye. Alright, welcome back mga kapiksi. Dito naman tayo sa set number 2, sa mga nakapili ng set number 2 or nitong ating pixie. To mga kapiksi, ito yung deck na napili nyo. Pero bago natin to basahin guys, tingnan muna natin tong mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Okay, lagay ko natin. So ito yung mga mensahe para sa inyo ng inyong mga gabay for 2024. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy guys. Just in case na hindi kayo makaresonate dito sa message na to, pwede nyo panoorin yung set number 1 or set number 2. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga message sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. Wow. So, a year from now, guys, anytime na mapanood nyo tong video na to, no, pwedeng mapanood nyo siya ngayong 2023 pa, by the time na pinablish ko tong video na to, or somewhere in time sa 2024, guys, it doesn't matter. Pero this is a clear timeline, no, from the universe, from your guides, na a year from now, whatever it is na mga hinihiling nyo, mga pinagdadasal nyo, mga bagay na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, mga gusto nyong marating, mga achievements na minimithin nyo, mga desires and goals nyo, definitely you can achieve it guys. Okay, so ito'y pwede pang mapabilis and pwede pang tumagal, depende sa focus ng inyong attention. You have to remember guys that whatever you focus on manifests.
kung ano yung fino-focus ng attention nyo, yun yung napupush out sa 3D nyo, sa inyong physical reality. Your energy flows where your attention goes. Ibig sabihin, again, kung saan nakafocus yung attention nyo, yun yung napupush out sa inyo. So, the more na mas nag-focus kayo sa mga bagay na ninanais nyo, the more na mas nag-create siya ng neural pathways sa inyong utak, sa inyong brain, mga kapiksi, and the more na mas napupush out siya sa inyong 3D or sa inyong physical reality. Syempre, kung gusto nyo mas mapabilis yung mga gusto nyo, focus lang. Otherwise, kung hindi kayo mag-focus and iisipin nyo palagi yung mga opposite ng desires nyo, yung mga reklamo nyo, yung mga complaints nyo, so syempre, mas mapapatagal siya. Okay? Ganun lang. And you have to believe, of course, the more na mas naniniwala kayo, parang ano to guys, booster. Kumaga sa bakuna, booster, no? Pampabilis, pampatatag, pampastrong, no? Booster. Yung paniniwala. Even if you don't believe, guys, kahit hindi kayo naniniwala sa mga manifestations nyo, pero, nag-focus kayo, nagtuloy-tuloy kayo, even if you don't believe, your subconscious mind will definitely absorb yung mga focus ng attention nyo and it can be pushed out in your 3D. So, best sample niyan is yung mga nakikinig ng mga subliminals natin. Yung iba dyan, hindi sila naniniwala, no? Hindi sila naniniwala dun sa mga subliminals. Eh, talaga ba? Ganyan-ganyan. So, until sinubukan nila, pinakinggan nila kahit hindi sila naniniwala, and then nakita sila ng resulta sa kanilang 3D, sa kanilang physical reality. So, ganun din sa inyong manifestation, mga kapiksi. Even if you don't believe, pero pag palagi nyong ginagawa, palagi nyong iniisip, you will definitely see results. Alright? Syempre, kung gusto nyong mas mapabilis, mga kapiksi, or kung gusto nyo talagang ma-meet itong timeline na to, be assertive, no? Dagdagan mo ng conviction. Kilos-kilos, di ba? Ibig sabihin nito, mas assertive ka, mas agresibo, mas focus, mas bigyan ng attention, mas bigyan ng power, no, yung mga bagay na ginagawa mo, yung mga nais mo, mas magkaroon ka ng kusa, kumbaga. Kapiksi, wag lang yung nag-aantay, wag lang yung kailan ba sa sarili mo, ano bang ginawa mo. Marami akong mga kapiksi na nababasa sa mga comments, no. Kahit sabihin na natin na may mga positive na readings dun sa binabasa natin, nagko-comment sila, eh bakit ako kapiksi, hindi pa dumadating, ba't ako minamalas pa rin? So, my question to you, anong ginawa mo? Diba? Anong ginawa mo? Eh, binasa ko na nga yung energy, positive na nga. So, anong ginawa mo? Inalign mo ba yung sarili mo sa energy? Kaya ako nga kayo pinapamind, diba? Para ma-align yung sarili nyo, para i-remind kayo each and every day, kailangan nyo mag-focus, kailangan nyo i-boost yung attention nyo. So, what have you done, diba? So, wag nyong hanapin sa akin ang sagot kasi nasa inyo yung sagot, mga kapiksi. Ang tanong ko sa inyo is, anong ginawa nyo, diba? Nag-focus ka ba? Nagpaka-positive ka ba? Baka naman, binasa mo lang yung tarot, nakinig ka lang ng tarot, pero ang utak mo naman ay sandamakmak na nega. So, wag mo asahan na ma-achieve mo yung energy na binasa ko para sa'yo kung ang iyong ginagawa naman ay opposite, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan ang mga messages para sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong 2024. Ngayon naman ay tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo, guys, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali,
mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapixi, sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan guys. And also magbibigay din ako ng one free pampaswerte subliminal or depende kung kailan nyo mapanood tong video na to. Pero magbibigay ako guys ng mga promos and discounts palagi naman. So mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So ito guys, combination ng positive and negative energy, general reading. Pwede mag-resonate, pwede hindi. And kahit anong zodiac sign pwede, if mayroon ako specific na zodiac signs na makita, imi-mention ko din siya sa video na to. If in case hindi kayo makaresonate dito, try nyong panoorin yung set number 1 or set number 2 guys. Or 3, 1 or 3. Baka nandun yung energy nyo. So dito guys, meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius at saka water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Baka yan yung zodiac sign nyo or baka may mga ganyan kayong elements sa inyong natal chart mga kapiksi. So may mga negative guys pero mas marami yung positive. Unahin muna natin yung mga negative mga kapiksi. Pero I'm sensing itong mga negative na to is unti-unti nyo na siyang makalimutan or makarecover. Okay? Unang-una, mag-ingat sa mga manloloko, no? Mag-ingat sa mga manloloko, mga scammers. It doesn't matter kung sa finances or sa love and relationship, pero mag-ingat kayo sa mga manloloko, guys. Okay? So, syempre, pagdating sa kaperahan, ingatan nyo yung mga transactions nyo, whether online or offline. Ingatan nyo, kilatisin nyo mabuti yung mga tao na kinakausap nyo, tinatransact nyo. Huwag kayo basta-basta magbibitaw ng pera mga kapiksi. Kasi kapag kayo ay na-scam, lalo na pagdating sa kaperahan, ayan o, iiyak kayo ng bonggang-bongga. Okay? Ibig sabihin, malaki yung mawawala sa inyo kapag inalaw nyo na ma-scam kayo mga kapiksi. So, sa mga kapiksi natin na wala namang problema guys na mag-invest, na maghangad ng other sources of income, basta legit mga kapiksi. Yung iba kasi, they opt for get rich quick scheme, no? Get rich quick scheme, ibig sabihin naniniwala din sila dun sa mga pitch, no, ng mga or script ng mga scammers na kapag naglagay ka ng pera mo dito, kikita ka 30% per month, mag-invite ka, kikita ka ng 30% per month. Usually guys, Ponzi scheme 'yan kapag ka ganyan. So, ano na 'yan, red flag na agad. Utak lang gamitin, no. Utak lang yan. Huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga ganon mga kapiksi. Syempre kailangan yung mga companies registered, diba? Alaming mabuti, kilatising mabuti, aralin nyo yung mga kumpanya na pinapasok nyo. Hindi porkit sinabi ng kaibigan nyo, kasi yung kaibigan nyo kumita, gagayahin nyo na rin, baka mamaya yung kaibigan mo na-scam na rin pala, hindi niya pa alam, diba? So, again guys, be cautious sa mga ganyang klase ng investment kasi kapag kayo ay na-scam nito, again, big time yung mawawala sa inyo, malaki yung mawawala. And iiyak kayo ng bonggam-bongga, okay? So, yan yung mga negative na nakita natin. Other than that, guys, to, puro positive na to, grabe. Brace yourselves mga kapiksi, unang-una, swerte. Ayan. Swerte sa inyo. Yan yung unang-unang card na lumabas. Okay? This is a card of good fortune, good luck, and manifestations. Okay? So, ito yung sinasabi natin na a year from now, diba? Sabi sa inyo ng inyong mga gabay, a year from now, mararamdaman mo yung pagpasok ng swerte and yung mga manifestations sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, i-declare nyo na to. I-mind nyo na to agad sa comment section. Mind swerte. Mind manifestation. Again guys, pwedeng mapabilis, pwedeng mapatagal, depende sa focus ng inyong attention. So the more na nagfo-focus kayo, syempre the more na mas mapapabilis yung pag-create niyan sa inyong physical reality. Alright? So focus lang and i-mind nyo na to. Good fortune na to. Magaan na magaan yung energy nyo guys. You have like very inspired, very creative type of energy ngayong 2024. Ibig sabihin, motivated kayo, mataas yung energy level nyo,
goal-driven sa iba, kung meron kayo mga specific goals talaga, as in yung attention nyo, naka-focus dun sa mga goals nyo, and ito yung magdadala, guys, ng financial stability and security. Hindi kayo masyadong mamamroblema sa pera, guys, sa 2024, unless mas scam kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, umiwas kayo sa scam. Kasi big time yung mawawala sa inyo kapag kayo ay na-scam, no? So, hindi porket nakaranas na kayo ng maraming pera dahil gusto nyong palaguin, eh kung saan sa inyo na lang ilalagay, mag-aral din, mga kapiksi. Very important, number one, rule or must have sa investing is education, okay? Education, knowledge. Kailangan may alam kayo, okay? Para hindi basta-basta nawawala yung mga kaperahan nyo. So, napakaganda kasi napakaswerte at napakaraming pera and may mga bagay na mamamanifest kayo ngayong 2023. Again, guys, 2024 pala. Again, mag-ingat lang kayo sa mga scammer. Maganda din yung inyong connection, communication sa ibang tao. Relationship, I'm sensing na yung iba sa inyo, you're building your network, social network, pwede, or just network. Parang yung camaraderie nyo. Pag sinabing camaraderie, pakikisama sa ibang tao, whether sa pamilya yan, kamag-anak, or mga kaibigan, colleagues in general, sobrang ganda. I'm sensing na yung iba sa inyo, you will become very busy. Parang marami kayong meet-ups, marami kayong kausap, marami kayong ka-chat, ganyan. Pero, hindi sa Marites, ganyan. yung chat na parang asking, ganyan. Nakadagdag ng kaalaman, nakadagdag ng, alam yun, kaalaman sa inyo, okay? So, you know what I mean, alright? So, yeah, i-declare nyo na yun. Mga kapiksi, for some of you, maaring may dumating, bumalik, magparamdam from your past. Ito yung nakaaway mo. Before, mga kapiksi, binigyan ka nito ng sama ng loob at sangkatutak na stress. Pero maaari siyang magparamdam sa'yo. This person may apologize kasi na-realize niya na yung kanyang pagkakamali. Pwedeng past person mo to kung ikaw ay may ex-person na masama yung ugali, masama yung ginawa sa'yo, ginawan ka ng hindi maganda. Sabi ko nga, nagpa-stress sa'yo. Water sign, lumabas ulit, mga kapiksi, Cancer, Pisces, Scorpio. So, maaaring water sign siya or just anybody. But, maaari itong makipag-reconcile, makipagbate. Maaari siyang mag-offer ng kanyang apology. And, kayo naman, I'm sensing na bibigyan nyo ito ng patawad, forgiveness, because you are very compassionate. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Compassionate is yung maunawain, mahaba yung pasensya, maintindihan, malambot yung puso, soft-hearted, focusing on the love and light, which is dapat naman talaga ganun tayo para mawala yung mga emotional blocks sa puso natin, mga kapiksi. Kung kayo ay may mga past person na tumigil sa pagsustento, let's say for example, meron kayong anak tapos pinabayaan ng person mo yung kanyang obligasyon, maaari siyang magbigay ulit ng sustento sa iyo at sa mga anak nyo. Okay? So, that's a very good news as well, mga kapiksi. For some of you, medyo may stress din kayo ng konti when it comes to competition. So, pag sinabing competition, it's everywhere else. It's part of our society. Simula nung bata pa tayo, pinaliwanag ko na yan. Pag nasa school kayo, di ba? Pag tinanong ni teacher, pag may tanong si teacher, tas alam nyo yung sagot, di ba? Una-unahan kayo sa pagtaas ng kamay. Ma'am, 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 sir, sir, sir. So, doon pa lang nadi-display na yung competition. And, it's alright, mga kapiksi. Pero, for some of you, medyo may stress kayo ng konti sa mga competition na hinaharap nyo. So, wag na masyado magpa-stress, guys. Just become a better version of yourself. Just focus on yourself and ituring nyo na lang na yung mga competition ay makakatuling din sa'yo for your growth and improvement. Okay? Meron tayong presence ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, mahaba yung pasensya nyo and you are also focusing on your healing, mga kapiksi. Kasi nararamdaman natin na parang
there will be some kind of roller coaster of emotions and thoughts pa rin. May maaaring may mga conflicting thoughts kayo. Ibig sabihin nito, parang hindi kayo, parang indecisive. Kaya nagkakaroon ng conflicting thoughts kasi parang hindi kayo sure sa kung ano yung gusto nyong gawin, ganyan, mga bagay na nais nyo. And yun din yung reason kung bakit sometimes nawawala kayo sa focus and tumatagal yung timeline ng manifestation nyo. Kasi minsan, kapag wala pa yung desire nyo, tatanungin nyo, is this working? Gumagana ba talaga to? Ma-achieve ko ba talaga to? Tapos hanggang sa may mga times na parang gusto nyo na sumuko, gusto nyo nang bumitaw, di ba? So, nega-nega na naman, syempre. Tapos hanggang sa magising kayo na, ay hindi, gusto ko pa rin to. So, ituloy-tuloy, push. So, may mga ganong klaseng conflicting thoughts kayo, mga kapiksi. So, you have to understand na you have to decide for yourself. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Because yun yung starting point eh. Yun yung start, dun yung starting point ng pagbabago sa buhay mo. If you know what you want, mas mafo-focus ka, di ba? And kapag mas focus ka, mas makakita ka ng evidences sa iyong 3D. So, yeah. And for some of you guys, no, parang you will be healed in any way na pinagdadaanan mo. So, if meron kang mga problems, emotional, mental, physical, even spiritual, mga kapiksi, no, parang this is the best time na mag-undergo ka ng healing process entirely for the entire 2024. Parang mas magiging better yung situation mo, mas mag-improve yung kalagayan mo, yung nararamdaman mo. Most importantly, lalo na kung may mga emotional blocks kayo. Pag sinabing emotional blocks, guys, yun yung mga negative emotions na nararamdaman nyo in general, mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, toxicities, complain, mga problema, ganyan. Ibig sabihin, you've been spiraling too much sa mga negative thoughts, kaya yung emotion mo negative din. Ganun lang naman yun, guys. Negative yung nararamdaman nyo kasi negative din yung pattern of thoughts nyo. Sumusunod lang yung emotion, guys, sa pattern of thoughts, okay? And what you are vibrating emotionally is being pushed out in your reality, and yun yung nakikita nyo in return, okay? So, focus on your healing, focus on yourself, okay? And magiging ma-okay din ang lahat para sa iyo, alright? And just as I was saying, no, bago matapos ito, meron pa tayong isang deck dito, ito. I-mind nyo na yung mga pinapamind ko sa inyo kasi combination siya ng positive and negative, pero maraming negative, especially yung mga swerte. Ito, i-recap ko lang para matandaan nyo yung i-highlight natin, palagi nating hina-highlight, guys, yung positive energy, okay? Itong swerte, itong mga manifestation na to, itong financial stability and security, at saka itong healing, yan talaga yung the best part ng inyong reading, mga kapiksi. So, i-mind nyo na to sa baba, sa comment section, mine, swerte, mine, good fortune, mine, manifestation, mine, financial blessings, financial security, financial stability, di ba? And mind, healing, ganyan. Para talagang ma-experience nyo siya sa 2024, guys. Okay? So, comment down below if na-excite kayo for your 2024, guys. So, tingnan naman natin yung additional na message for you gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung mga additional na mensahe sa inyo. Mga kapiksi, intuition, no, guys, magdasal, lalo na kung kayo ay nagugulohan. Tapos, pag nagdasal kayo, follow your intuition, no? Because your guides, our guides,
yung mga spirit guides natin. Lahat tayo guys may mga gabay, okay? And bawat guides natin, they are guiding us through our intuition para hindi tayo mapahamak, mga kapiksi, okay? So trust your intuition because it's being guided and you can never go wrong with your intuition, mga kapiksi. And embrace your originality, mga kapiksi. Stop pretending to be somebody else, no? Para lang magustuhan kayo ng ibang tao. You can use them as inspiration, mga kapiksi, but always remember that you are unique and special the way you are. So you have to embrace and love yourself for your own originality and your own uniqueness, mga kapiksi. And the more na minamahal mo yung sarili mo for who you are, people will also love you for who you are, mga kapiksi. Much better. Mas masarap sa pakiramdam, okay? And illusion, mga kapiksi, no? This is tawag dito, your reality being pushed out, alright? So, whatever it is, kung ano yung nakikita mo sa iyong physical world, physical reality, sa iyong 3D, it's a reflection, it's an illusion of your thoughts, no? Ibig sabihin, nagre-reflect sa buhay mo kung ano yung dominant thoughts mo. So, embrace mo siya, whether positive or negative, because ikaw yung nag-create niyan. And the good thing about this is, kung negative yung nakikita mo, alam mo na ikaw yung nag-create niyan. Therefore, pwedeng-pwede mo rin siyang gawing positive just by simply changing your dominant thoughts. Ibig sabihin, kung napapansin mo na yung buhay mo, malas, puro problema, di ba? Kulang sa pera, ganyan. Or iniiwan ng jowa, ganyan. Ibig sabihin, yung dominant thoughts mo, doon naka-focus. Kaya yun yung nagre-reflect sa 3D mo. And sabi ko nga, the good thing about it, kung ayaw mo yung 3D mo, pwedeng-pwede mo siyang baguhin simply by changing the pattern of your thoughts. So, from now on, make sure na yung iniisip mo is favorable sa'yo, di ba? So, ano yung mga favorable sa'yo? Swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Marami akong pera. Palagi akong nagkakapera. Money come to me, di ba? Pagdating sa finances, pagdating naman sa pag-ibig, I am always loved, wanted, secured sa mga relasyon ko, diba? Kung gusto nyo magkandara pa sila sa inyo, pwedeng-pwede. Sabihin nyo lang na ako yung mahal nila, loyal sila sa akin, faithful sila sa akin. I have a harmonious and wonderful relationship, diba? But you have to repeat those thoughts over and over again hanggang sa maging dominant siya. Kapag dominant na siya, na-replace mo na yung mga old thoughts mo, magre-replace din yung reflection sa iyong physical reality. So, you have to embrace the truth, no? Your new truth. Create your new truth and embrace them so that it can be pushed out in your 3D physical reality. Comment down below, guys, if naintindihan nyo kasi sobrang ganda. Sana naintindihan nyo. Kung hindi kayo marunong mag-manifest and gusto nyo matuto, pwede kayo mag-join sa ating membership program. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to. Kaya dyan sa ating homepage, nagtuturo ako ng konsepto ng manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Alright? Okay. So, super nice, super ganda para sa mga nakapili ng set number 2 or pixie number 2. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. If you're new to our channel, don't forget na mag-like and subscribe para palagi kang updated sa ating mga tarot readings. Kung ikaw ay datihan ng kapiksi, sa lahat ng ating mga kapiksi sumuporta simula day 1 hanggang ngayon. Thank you all so much. Happy 2024 sa inyong lahat. And babalik ako para sa mga nakapili ng set number 3. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye. Alright, so welcome back, mga kapiksi. Welcome sa lahat ng nakapili ng set 3, deck 3, or yung pixie number 3. Ito yung deck na napili nyo, pixie niya na napili nyo, mga kapiksi. Bago natin to basahin, guys, tingnan muna natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay gamit itong deck na to. So, combination, guys, ng positive and negative energy, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yeah, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, guys. We have perfect timing. By the way, guys, kung hindi kayo maka-resonate dito, try nyong panoorin yung set number 1 or set number 2, mga kapiksi. Baka nandun yung
energy nyo. Alright? So, ito yung, wow, mga messages para sa inyo. So, unang-una, guys, within the next few months, okay? Within the next few months, guys, pagpasok ng 2024, ito, no? So, pwedeng January pa lang, diba? Pwedeng January pa lang, mga kapiksi. Within the next few months, yun yung magiging perfect timing para ma-achieve nyo yung mga gusto nyo, yung mga desires nyo, yung mga manifestation nyo, yung mga hinihiling nyo, yung mga pinagpapanata nyo, pinagdadasal nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, you are being aligned with the energy of your desires, mga kapiksi. And kapag ka-align na kayo dun sa energy of your desires, you can definitely see results in your 3D, in your physical reality. So, I'm not sure kung kailan mo to mapapanood. Pwedeng mapanood mo to ngayong September 2023, by the time na pinublish ko yung video na to, or baka sa 2024 mo pa mapanood. But always, pero this is giving you a very hopeful message, guys, na within the next few months, pagpasok ng 2024, talagang very positive yung sasalubong sa'yo. Parang bang! Bang, bang, bang! Ganyan, okay? So, ngayon pa lang, guys, i-declare nyo na ito, i-align nyo na yung sarili nyo dun sa positivity na to para talagang ma-experience nyo siya sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Another message is forgiveness, guys. So, pwedeng magkaroon ng pagpapatawad sa puso nyo kung kayo ay una, kung kayo yung hindi nakagawa ng hindi maganda sa kapwa nyo. Of course, better say sorry, better say seek for forgiveness from them para mabawasan yung bad karma nyo, marilis yung mga bad karma nyo, and maging maganda yung relationship nyo with other people sa buhay nyo. Kung kayo naman yung ginawan ng hindi maganda, very important na magpatawad, mga kapiksino. You're not forgiving them for them. You're forgiving them for yourself. Ibig sabihin, pag pinatawad mo sila, ikaw yung magbe-benefit, hindi sila. Kung ano yung ginawa nila sa'yo, hindi yun natatapos dahil sa forgiveness, no? Sisingilin at sisingilin sila ng karma. You have to understand that. So, wag kayong mag-send ng mga ill intention sa kanila na sana malasing ka, sana ganyan. Wag na kayong mag-ganon-ganon, guys, no? Kasi law of the universe, law of karma is always working, no? So, hayaan nyo na yun. Paubayan nyo na yun sa universe. Pero kayo sa sarili nyo, forgive them as much as you could para makamove on kayo. You don't deserve yung mga emotional pain. Hindi mo deserve na masaktan. Hindi mo deserve na umiyak. Hindi mo deserve na paulit-ulit na mahirapan yung damdamin at kalooban mo dahil lang sa ginawa nila. So you have to release yourself from those negative emotions, and magagawa mo yun kapag ikaw ay natutong magpatawad. So forgive them para gumaan yung pakiramdam mo, and mawala yung mga negative emotions mo. Yung mga negative emotions, guys, blockage yan, balakid yan sa buhay, okay? So kung ayaw nyong malasing kayo, kung ayaw nyong masaktan kayo ng paulit-ulit, and live in, you know, darkness, naks. Learn to forgive, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. So, babasahin na natin yung deck nyo, guys, no? Tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong 2024. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte
sa iyong kabuhayan pera trabaho negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course ka, Pixie. Sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. Nagbibigay din ako ng mga promos and discounts. Iba-iba mga ka-Pixie. Hindi ko alam kung kailan nyo ito mapapanood. Pero for updated promos and discounts, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. Ayusin lang natin. So, combination guys ng positive and negative energy, no? General reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kahit anong zodiac sa inyo, pwede siyang mag-resonate sa inyo. If in case na meron akong makitang specific na zodiac sign, i-mention ko din siya. So, dito, nakikita natin na meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, mga ka-Pixie. Maaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. And ito yung combination din guys ng positive and negative energy. So unahin muna natin yung mga negative energy guys, no? Tapos pero mas huwag kayong mag-alala guys kasi mas marami yung positive energy, okay? Alright. So dun sa negative energy, mga ka-Pixie, nakikita natin na may mga struggles kayo, may struggles, challenges. May mga pag-aaway din kayo na na-experience, no? Let's say for example, baka kasi may karelasyon ka or hindi ka nakakasundo. So, pwedeng dahil dun sa karelasyon mo, specific person. Pero yung iba sa inyo, guys, parang this is also a blessing in disguise. Lalo na kung meron kang mga kaaway or mga katampuhan. Magkakaroon ka ng conflict sa isang tao. Pero it's a blessing in disguise kasi matututunan. Malalaman mo yung tunay niyang intention sa'yo. Malalaman mo yung totoong pagkataon nitong person na to. So, pwedeng person mo na specific person sa romantic love, pwede rin na kaibigan mo or kamag-anak mo, no? Na parang lalabas. Mga ka-Pixie ko, ano talaga yung tunay nilang layunin, tunay nilang intention sa paglapit nila sa'yo, sa pakikisama nila sa inyo, marireveal sa inyo yung mga totoong ugali nitong mga person na to, mga ka-Pixie. So, again guys, sabi ko nga sa inyo, it's a blessing in this guys, kasi doon ka na magkakaroon ng parang call kung puputulin mo ba yung connection mo dito sa person na to or hahayaan mo lang sila. Kaya nga meron tayong forgiveness na message guys. Excuse me, kukunin ko lang to. Kaya tayo merong forgiveness na energy, no? Kasi malalaman mo yung intention nila. So, it's very important for you to forgive them. Pero, yung tatanggapin mo pa sila sa buhay mo, it's another topic. It's another issue. Pwede naman na patawarin mo sila, pero cut off na, diba? Parang shut them off na para hindi na nila kayo masaktan ulit, diba? Para maprotektahan mo yung sarili mo sa kanila, lalo na kung meron silang masamang intention or hindi masyadong maganda yung intention nila sa buhay nyo, mga ka-Pixie. Okay? Kaya nga, ang tawag doon ay blessing in disguise. Alright? And, pero nakikita naman natin, guys, no, na magkakaroon ng healing sa inyo, sa inyong pagkatao. Parang gagaan. Actually, kapag ka itong person na to is nawala sa buhay mo, parang gagaan yung buhay mo. Sometimes kasi ganun, di ba? Parang meron kayong kasama sa bahay or sa buhay na ang bigat-bigat nilang kasama. Comment down below, guys, if na naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Parang ang bigat-bigat nila sa buhay, ang hirap-hirap nilang kausap, ang hirap-hirap nilang kadil. Hindi mo sila maintindihan, pero the moment na mawala sila sa buhay mo, hindi mo na sila kinakausap, hindi mo na sila nakikita, parang gumagaan na yung buhay mo, di ba? Comment down below if naiintindihan nyo ako, and for some of you, maaaring ganun yung ma-experience nyo. Alright? Now, dun naman tayo sa positive, guys. Grabe, eto, pag sinabi ko yung mga positive, guys, no, i-mind-mind nyo na to, okay? So, unang-una, guys, we have the energy of blessings, pagpapala, success, tagumpay, and more opportunities para sa inyo na magdadala sa inyo ng mga financial stabilities and securities. Okay? So, i-mind nyo ito lahat, guys. Simayin nyo lahat ito dyan sa comment section. Sobrang ganda. Super nice. As in, makikita nyo talaga na nagliliwanag yung mga 2024. Ilang taon na tayo.
post-pandemic, natapos na yung pandemic, nakabalik na sa maayos pa unti-unti yung ekonomiya, di ba? Global. Although, I'm not sure if may recession pa or nangyari na ba. But, at least, umuusad na ulit yung buhay natin kumpara naman nung pandemic, di ba? Pero, eto guys, no, talagang nakikita natin na kasi hindi lang blessings yung meron ka, tagumpay kasama mo. At saka nararamdaman talaga natin yung pag-usad, pag-andar. Parang kabayo, guys, di ba yung mga kabayo, mabilis silang tumakbo? Ganun. Sa asahan nyo na mabilis itong pangyayari nito. Ito nga yung sinasabi natin na within the next few months, di ba guys? Lalabas ko ulit, within the next few months. Kaya nga, few months eh. Ibig sabihin, pagpasok ng 2023, within the next few months, talagang ma-experience mo itong mga blessings na to, itong mga success na to, progress na to sa buhay mo, mga kapiksi. Maaaring dumating itong mga new opportunities, mga bagong oportunidad. Marami kang choice. Marami kang choice, kapiksi, ngayong 2024. So, ngayon pa lang, planuhin mo nang mabuti kung ano yung gusto mong mangyari, ma-achieve sa 2024 para pag nandun na, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Magkaroon ka ng malinaw na direction kasi baka maguluhan ka, no? Kumbaga parang planuhin mo na kasi parang bubombahin ka eh. Ganun yung nararamdaman nating energy. Parang bubombahin ka. Alam mo yung bumbero, di ba? Yung bumbero, yung tubig nila sa hose, di ba? Pag binukas nila yun, nagpapatay sila ng sunog. Malakas yung pressure ba tawag doon? Yung pressure ng tubig galing dun sa hose ng mga bumbero para mapatay yung sunog, di ba? Ganun kabilis. Parang ganun kabilis, ganun kadami yung dadating sa inyo. So baka magulat ka, baka magulantang ka, hindi mo alam yung gagawin mo kasi hindi ka nagplano, di ba? Isasabog na pala sa ni universe, bubombahin ka na ni universe ng blessing, ng tagumpay, pero hindi ka ready. So, baka ma-miss mo yung opportunity. Kaya, dapat ready ka. Okay? So, guys, ngayon pa lang, ha? Sinasabi ko sa inyo, paghandaan nyo na to. Sa 2024, talagang mananagana yung inyong kabuhayan. And, mawawala yung mga doubts and fears nyo, mga kapiksi, and you will learn. Parang, ma-embrace nyo, guys, no? You will learn to embrace your doubts and fears and overcome them. Ma-overcome nyo yung mga takot nyo, yung mga duda nyo. Kasi makakita kayo ng mga solid evidences sa inyong 3D, sa inyong physical reality na, oh, totoo nga, dinidinig na yung mga dasal ko. Yung mga gusto kong i-manifest, nangyayari na. Okay? So, and you're taking charge of your life. You are in control of your destiny, mga kapiksi. Alright? For some of you guys, kung kayo ay mga nagbabalak na mag-abroad, nag-a-apply na mag-abroad, lumabas ng bansa, lumipad, maglayag, antayin nyo lang yung magandang balita na dadating para sa inyo. So, syempre, dasal-dasal habang wala pa, and prayers and affirmations, sabayan ng positibong mental diet hanggang sa makarating sa inyo yung good news na inaantay nyo, mga kapiksi. Okay? So, super nice, super ganda, guys. I-mind nyo na lahat yan sa comment section. Mind blessings, mind pagbabala, mind success, mind tagumpay, mind opportunities, mind financial stabilities, mind kaperahan, lahat na nang i-mind nyo na, mga kapiksi, para talagang ma-experience nyo siya, guys. Alright? So, earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, ito guys, no, may mga lumalabas na negative, so basahin lang natin. Water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. So, yan yung mga signs na lumalabas. Fire signs, earth signs, tsaka water signs. So baka may mga ganyan kayo sa inyong natal chart. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. So, when it comes to relationship, mga kapiksi, medyo sasakit ng konti yung iyong ulo. Maaaring magkaroon ng betrayal na kaganapan sa buhay nyo.
this person, yung person mo, maaari siyang nag-cheat or nagbe-betray. There are some kind of betrayal na maaaring maganap sa relationship nyo. I'm not sure if ikaw yung magbe-betray or yung person mo. Kayo lang yung nakakaalam nyan. But there will be betrayal issues, cheating issues, lying issues, third party energy din. At saka, when it comes to third party, it's not limited sa mistress lang, pero meron din dito yung barkada, inom barkada, bisyo. Yun yung mga magpapasakit sa ulo nyo sa 2024, mga kapiksi, okay? So, just in case na makaresonate kayo, pwede nyong pakinggan, guys, yung mga relationship subliminals natin, ha? Libre yan lahat dito sa ating YouTube channel. Pampawala ng balakid subliminal. Very, very much resonating dito sa energy na to. Kasi dun sa pampawala ng balakid, lahat ng third party, mistress, kabet, barkada, bisyo, even yung mga in-laws nyo, yung family, para matanggap kayo ng pamilya nila, para matanggap sila ng pamilya nyo, yan. So, yung mga lahat ng third party, mawawala dun sa relationship nyo, mga kapiksi. So, if in case na makaresonate kayo and maramdaman nyo yan, no, pwede nyo pakinggan yung subliminal na yon, swak na swak dito sa reading sa energy na to. Pwede nyo rin pakinggan yung pampawala ng third party or kabet, tsaka yung para ikaw ang piliin. Pero yun yung magpapasakit ng ulo mo, kapiksi, ngayong 2024. Other than that, nakikita natin na yung energy nyo naman, guys, pagdating sa trabaho, kung kayo ay may mga trabaho, guys, no, maaaring maging successful ka, actually, no, nakikita natin yung success nyo sa workplace, no. So, you are gaining recognitions, you are, pwede ka magka-award. So, comment down below. Pwede ka magka-award, mga kapiksi. Pwede ka rin maging candidate for promotion or level up. Sometimes, hindi talaga napopromote per se. Diba? Walang job grade na promotion. Pero, pwedeng binibigyan ng additional task. Pero, may mga incentives. Diba? So, as long as na-appreciate ka, okay lang yun, di ba? At saka pampaganda din yun ng resume, yung mga tasks, yung mga obligations nyo, di ba? If talaga kayo yung mga career-oriented na mga tao, mga kapiksi, kasi meron talagang iba na career-oriented, very important sa kanila yung hagdanan ng career path nila. So, yeah. And meron din mga bagong opportunities pa sa... Actually, marami kayong opportunities, no? Sabi ko nga, guys, marami kayong opportunities. More choices, marami kayong gagawin. Maraming opportunities pagdating sa pera sa inyo. So, pag sinabing opportunities sa pera, pwedeng bagong trabaho, pwedeng bagong negosyo, bagong investment, bagong side hustles, bagong anything na bago na pwedeng magdala sa inyo ng additional source of income. At saka talagang, guys, yung ano nyo, yung bunga ng puno nyo. Kumbaga, kung may mga tinanim kayo this year, 2023, mga last year pa, maghihimotok, namumutok sa bunga. Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Parang hinug na siya by 2024. And talagang, kumbaga ready na siya, pwede na siyang pitasin. So, marami kayong pera, in short, sa 2024. Kasi yung mga efforts nyo, yung mga hirap nyo, yung mga pagsisikap nyo ngayong taon ng 2023 hanggang even nung mga last year pa or kung kailan man, talagang parang hitik na sa pagkahinog sa yung bunga. Hindi ko alam kung tama ba yung Tagalog ko, pero hitik na hitik sa bunga. Tama ba yun? Basta parang ripe na siya. Yun. Ripe na. Ibig sabihin, hinug na. Pwedeng ng pitasin. Eh, talagang parang piyesta galore, no? Yung blessings sa buhay nyo, guys, ngayong 2024. So, you are so blessed with abundance of love and happiness, abundance of wealth and riches, guys. I-mind nyo na yan lahat sa comment section kasi super ganda talaga ng mga positive energies nyo. Yung mga negative, iwasan nyo na lang, huwag nyo na lang isipin para hindi siya
magmaterialize. Sabi ko nga sa inyo, whatever you focus on, manifest. So, kapag sa isang reading, nakarinig kayo ng positive and negative, i-highlight nyo yung positive, wag nyo masyadong bigyan ng energy yung negative para hindi yun yung magmaterialize, ang magmaterialize yung positive, okay? So guys, i-mind nyo na lahat itong mga positive na energies na to, and pwede nyo itong balik-balikan ngayon, pagkapanood nyo, bago matapos yung 2023, pagpasok ng 2024 and for the rest of 2024, tapos ibangga nyo dun sa mga sa yearly readings for your zodiac signs. Alright, so I'm happy for you. Kung hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyong panoorin yung set number 1 or set number 2. Baka nandun yung energy nyo. Tingnan natin guys yung additional namin size sa inyo. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypiksi.tayo@gmail.com. So, yeah. Okay. Don't worry, be happy, no? Yan yung unang-unang mensahe para sa inyo, okay? Huwag masyado mag-alala. Alisin yung mga stress and worry sa buhay. Hindi nyo yan kailangan, guys. Ipaubayan nyo na yun sa mga gabay nyo. Paubayan nyo na yun sa mga spirit sa taas. Sila na yung bahala dyan. Huwag nyo nang problemahin para hindi na kayo mamroblema. Don't worry, be happy. Diba may kanta pa ngayon, don't worry, be happy. Yeah. So, nakakapangat yun, nakakaringles mga kapiksi, so huwag niyo masyadong pagbuhusan ng panahon. Accentuate the positive, eliminate the negative. Yun yung gusto kong ipa-realize sa inyo, na kapag hindi niyo binibigyan ng power yung negative, ibig sabihin hindi niyo sila iniisip, kusa silang mawawala sa inyong physical reality. And pag hinighlight nyo naman yung positive, pag yun yung paulit-ulit na binigyan nyo ng attention, yun din yung makikita nyo sa inyong physical reality. So, kayo na yung bahalang mamili kung ano yung gusto nyo makita. Positive ba or negative? Syempre, dun tayo sa positive, mga kapiksi. Alright? Raise your standards, mga kapiksi, 2024 na. So, mag-level up na tayo, guys. Sabay-sabay tayo mag-level up, no? Yun yung gustong-gusto ko dito sa mga kapiksi natin na regular viewers natin. Talagang regular silang nanonood and regular din silang nagko-comment. I'm so happy. I'm so grateful sa mga stories na sinishare nyo. Hindi lang ako nag-reply because I don't have time. Pero I always read all of your comments, mga kapiksi. And thank you so much sa mga kapiksi natin na naging bahagi ng ating journey, na talagang tinitake nila seriously yung mga gabay and yung mga positive na advice natin, mga gabay natin sa inyo, and nakikita din nila yung pagbabago sa buhay nila simula nung nanonood sila sa ating channel. So raise your standards, guys. Don't settle for anything less, no? Huwag kayong mag-settle sa mga breadcrumbs. Hindi nyo yun kailangan. You deserve all the happy things, beautiful, beautiful, beautiful things in this world, mga kapiksi. Deserve mo lahat ng mga magaganda sa buhay, even sa relationship, even sa kabuhayan, even sa, I don't know, trabaho. Itaas mo yung standard mo. Don't settle for anything less, no? Declare what you want and focus upon it, and you can definitely achieve it, okay? So, kung gusto mo sumikat, gusto mo yumaman, gusto mo tumaas, gusto mo, I don't know, tumaas, no? Yung tumaas ng antas ng buhay. Yes, kayang-kaya mo yan. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Palagi mo yan tatandaan, mga kapiksi. Hindi yan imposible. Napakaraming success stories sa mga totoong sikat na mga tao sa mundo, di ba? From rags to riches. So, again, kung kaya nila, kayang-kaya mo rin. It's just a matter of focus ng inyong attention, mga kapiksi. Alright? It's not about luck. Walang kinalaman ng swerte. It's about your ability to focus on your desires. Alright? And learn from those legends. Learn from those successful people, mga kapiksi. Ako, personally, no? Hindi ko alam kung ilang beses ko nang share to sa inyo. I always admire si Sir Manny Pacquiao, dating Senator Manny Pacquiao, because
we all know kung saan nagsimula si Sir Manny, from zero to hero, di ba? Yeah. From zero to hero. So, alam natin na ganun siya, di ba? Nagsimula siya sa wala. As in, walang-wala, mahirap, ganyan. And then, ano siya? Ngayon, kilala siya hindi lang sa Pilipinas, pero globally, pag sinabi mong Manny Pacquiao, di ba? Para siyang, wala, hero, no? Para sa akin, hero siya. So, we all have our own heroes in our life. Even yung mga magulang natin, syempre, yung mga personal heroes natin sa buhay natin. So, look up to them, mga kapiksi, and gawin nyo silang guide, magsilbi silang inspiration sa inyo, take their best practices, and sabihin nyo sa sarili nyo na kung kaya nila, kaya ko rin. Alright? So, yeah, everything is possible as long as i-focus nyo yung inyong attention sa mga desires nyo, guys. So, ito yung ending ng ating 2024 Pick a Card reading. Abangan nyo yung ating per zodiac sign na 2024 reading. Abangan nyo na lang dito sa ating channel. Don't forget, kung bago ka lang dito sa ating channel, guys, don't forget to like and subscribe sa ating channel para palaging ka-updated sa ating tarot readings. And sa mga dati na nating kapiksi, thank you all so much. I couldn't thank you more enough, no? Sobrang maraming salamat sa inyong lahat. I love you all, mga kapiksi, and see you again next time. Bye-bye!